sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kaya ho, please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawalda sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin, hindi issue ito ng politika. Katotohanan, manawagan sana po. Nakikinig sila, pero alam ko mga magnanakaw sa gobyerno tulog pa ngayon. Tulog. Dati, mild na mild lang ito magsalita. Ngayon, nakikisali na rin si Mr. Pailon sa mga kabulastugan ng gobyerno ito. Pakita natin yung sinasabi ni Mr. Ted Pailon. Patunay lang ho na napakaraming Pilipino naghihirap ngayon. Kaya dapat makonsensya kayo kapag nagwawaldas kayo sa pera ng bayan. Sorry po, hinahaluan ko ito na hindi ito politika. Ito ay katotohanan. Napakaraming pamilyang Pilipino. Naghihintay lang po ito ng puhunan. No? Magkano sinimulan nito? Pero nakita ho na pagtatagumpayan nila. Kaya please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawalda sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin, hindi issue ito ng politika. At totohanan po ito, sa laki ng pera ng gobyerno. Sana man lang po may mga ganitong uri programa. Oho, nagbibigay ho ng break sa mga tulad nila. Hindi mo na kinakailangan pa magpunta ng Maynila para maghanap at maging laborer. Doon sa kanilang kanayunan po, may pagkakitaan sila. Opo, kaya yung pong ating panawagan sana po. Nakikinig sila, pero alam ko mga magnanakaw sa gobyerno tulog pa ngayon. Tulog pa. Tulog pa yun. Right. Asa ka pa. That's coming from the mainstream, ha? Mainstream media, TV5. Ha? Oh, nagsasalita na din. Oh, so, mga kababayan, tayo'y natutuwa na marami na po ang nakikisama ngayon sa pagbuljak nitong mag-asawa at yung kanilang gobyerno. Kasi kami, magmula pa lang nung unang salbo ng Marcos administration, nung nasa DCXL, at doon pa nga, kasama pa ang butihin nilang kaibigan na si Mr. Vic Rodriguez, na siyang kanyang executive secretary, at kinwestiyon pa natin ang kredibilidad nitong si Vic Rodriguez tungkol sa sugar. Inimbestigahan pa ito, pinapunta pa sa Senado, at mukhang pinutiktahan pa ito si Vic Rodriguez ni Ginoong Subiri noon, kasi mayroong controversial thing that happened on the sugar. Kaya hindi ko malaman kung gaano ba kalinis talaga ito si Vic Rodriguez na makikisali ngayon sa opposition. Paling ano, may nabalitaan ako, may tinatanong ka tungkol kay Vic Rodriguez. Ano bang napakaalaman natin doon? Well, nag-book launching si Vic Rodriguez. Book launching, ha? At dalawa lang naman ang tinanong kong question. Ano ba ang secret deal ni Marcos at ni President Biden ng Amerika? Pangalawa, nagdudroga ba talaga si Pangulong Marcos? Yun ang tinanong ko sa open forum na nandiyan naman sa internet kung gusto nyo mapakinggan. So, hihimayin natin yung mga tanong mo. Pero una muna, ano bang pangalan ng kanyang libro at mukhang binibenta na ngayon sa publiko? At mukhang tatakbo yata ito ng senador, nagpa-fundraising. Ha? Oo. Ha? Kasi klaro-klaro doon sa kanyang mga asta, doon sa rally ng mga tunay na oposisyon, mga tao na lumalaban kay Marcos, ay ang kanyang asta ay parang gusto niyang manungkulan bilang kandidato pagka-senador, o manungkulan sa bansa at tatakbong senador doon sa napansin ng mga karamihan.
So, kaya nga siguro isa ito sa kanyang mga gimmick na magpalabas ng ano bang tawag nito? Libro. At anong pangalan? Nabasa mo ba? Yeah, the title eh, Kingmaker. Ba? Kingmaker. Kingmaker. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng Kingmaker? Ikaw nakabasa ka. Let me ask you first, then I will make my guess what it means. Ang ibig sabihin ng Kingmaker ay ikaw ang gumawa ng paraan para ang isang tao ay maging hari. Ah, okay. Anong klaseng hari? Di ba mayroon kang gimmick dyan, yung hari na naging clown? Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo nagsasabi na maglalabas kayo ng libro. Eh, sana may pinahabol ako para sa introduction. Oh. That the clown, no, when he enters the palace, he does not become king. Malacanang becomes a circus. Yan ho ay isang sawikain ng mga Turko, Turkish proverb. Okay. Oh. Pero ano lang natin, masuri lang natin itong sinasabing kingmaker. Kasi nakakahiya naman 'yon kung mag-claim ka na kingmaker at parang idirekta mo doon sa issue na ikaw yung nagpanalo. Ikaw yung gumawa ng isang tao na hari, di ba? So, at the outset, parang yun ang lumalabas doon sa kanyang libro na siya ang nagpanalo kay Marcos. Hinggil yan sa kanyang pagiging campaign manager noong 2022 elections. Bukang inaagawan niya ng papel si Ginang Sara Duterte. Kasi ang dami nagsasabi na kung wala si Sara, hindi nagtakbong vice president, Marcos is nowhere to be found. So how can somebody claim that he is the one is responsible for the victory of this guy? Meron din nagtanong tungkol doon. At ang kanyang sagot ay malaking tulong ang nagawa ng pagkapanalo ni Marcos yung tulong ni Sara Duterte at sa kabutihan pala na hindi sila nagtunggali. Si Sara ay tumakbong vice president dahil inamin naman niya na kung tumakbo si Sara na presidente at kalaban si Marcos ay hindi malaman at hindi madali na magiging pangulo ang Marcos. So hindi madali. There's a difficulty. So ibig sabihin, hindi ka makapag-claim na ikaw yung nagpanalo. Kasi it's dependent on a certain factor, which is very clear. The factor of Sara bringing in his minions, bringing in his people to join Marcos. Ha? Di ba? So how can you claim this? Ano? Pero ikaw pare, nabasa mo ba yung kanyang libro? Tapos na ako ng 80%. Ganito kasi ang nangyayari dyan eh. Here comes this guy, best friend ng Pangulo, protector ng Pangulo, defender ng Pangulo, ha? Defender ng lahat ng kanyang mga kabulastugan. Even when he claimed that he won against Lenny, which was doubted and eventually debunked by the Supreme Court, he was there. So it seems during the time that Marcos was down and out, he was the yaya or the... So, it is expected that in all things that Marcos was doing, he was a privy to everything. Now, I want to know, I haven't read his book. Ito lang, curiosity, kasi mukhang maraming naguguyo na mga opposition. Parang ginagawa siyang hero to fight Marcos. Pero ang tanong natin, ano bang content ng kanyang libro? Did he really let or did he really leave already his friendship with Marcos? The fact that if you are a member, a true-blooded member of the opposition, you are the true and severest critic, or even to the extent that you are the severest person who would do everything to take Marcos down, di ba? Did he do that in his book? Para he would be worthy of being called na, you're a real opposition.
E baka mamaya, binabanatan mo lang yung asawa dahil for personal reason. But you have remained friends at tinatago mo pa rin yung kabulastugan at mga kabahuan ni Marcos. Eh, anong klase kang, diba? Anong klase kang opposition? Eh, opposition ka lang for your own sake or for your own vested interest, or ikaw ba ay tunay na opposition? Kung tatanungin sa ating mga opposition, if I have something against someone whom I really want to bring down, I will go out of my way to help the cause of the people, the cause of the people. Pero kung hinahawakan mo pa rin, tinatago mo pa rin, how can you be called a true and genuine opposition that will fight for the people? Yeah. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.